Hello guys, narito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. So today tayo po ay gagawa o magluluto po tayo ng ginataang mais. Actually, meron na po tayong video nitong ginataang mais. At yung pong video natin na yon ay isa po sa mayroong pinakamaraming views na natanggap po tayo dito po sa ating Net Cooking YouTube channel. At ako po ay taus-pusong magpapasalamat po sa inyong lahat. At dahil na rin po sa mga kahilingan ng iba na ulitin natin yung video ng paggawa ng ginataang mais, ay narito po ako ngayon para po i-share na naman sa inyo itong aking kaalaman sa pagluluto ng ginataang mais. Ito po ay napakadali lang talagang gawin. Simpleng-simple lang. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo dito yung sweet corn po ito. Kasi dito ngayon, season ng corn dito ngayon sa aking location, dito sa Japan. Kaya bumili po tayo nitong mais. Fresh na mais po ito. Then, kailangan po natin dito ng glutinous rice. Malagkit na bigas. Tapioca pearl. Ito po yung mini tapioca. Iboboil po natin ito. At ito pong bigas ay huhugasan natin. Medyo ibabad natin ng 30 minutes before nating ilagay doon sa ating pagluluto. Meron tayo dito yung sugar. Meron tayo yung langka. Lalagyan po natin yun ng jackfruit o langka. Ito pong nasa lata ang gagamitin natin. Sweetened na ito. At syempre, coconut milk. Nag-prepare tayo dito ng 3 cans of coconut milk dito sa ating 2 cups of glutinous rice. At dito po, meron tayo ditong pandan water. Kung wala naman, pwede rin itong wala nito. Pwede po tayong gumamit dito ng vanilla extract. So, ito pong dahon ng pandan na i-boil lang natin. At yung pong pinaka pandan water o pinaglagaan ay gagamitin natin. At kung po pwede ay gagamit po tayo ng additional na tubig dito. Kasi medyo mamamaga pa itong ating glutinous rice. So, depende po habang niluluto natin itong ating ginataang mais. Okay, so ngayon ay umpisahan natin. Dahil ito pong mais ay scrape po natin ito. Kaya medyo itabi natin itong iba na mga ingredients. At habang nag-scrape tayo ng mais ay i-boil natin itong tapioca pearl. So, itong tapioca pearl, mini tapioca lang, kaya madali lang po itong i-boil. Kung gusto nyo, yung malalaking tapioca pearl o sago, ang gamitin nyo. Okay. So, ngayon, itong gagamit po ako dito ng 3 hanggang 4 na puso ng mais. At dito, meron tayo dito isa pang lalagyanan. So, ito, lalagyan ko lang ng plastic wrap. So, ito kasi nahugasan ko na to. Punasan natin. Meron tayo ditong corn scraper. Pang-scrape ng mais. Scrape natin ito. Matalim po itong scraper na to, kaya mag-iingat tayo. Baka kaya nga gumamit ako nitong itong vinyl na glove. Ito lang ang gagawin natin. Ngayon, kung wala kayo itong sariwang mais, pwede kayong gumamit ng nasa lata na mais. Then, ito ay babaligtarin rin natin itong scraper. Kung wala itong scraper, pwede rin po yung knife. Baligtarin natin at ito namang natitirang katas pa dito ay sisimutin po natin yan. Ayan o. Diba? Very, napaka-juicy nitong mais na to. Ayan o. Makikita natin. Ang tawag dito, sisimutin. Scrape natin. Kumbaga, parang sa Tagalog, sasalapsapin. Sasalapsapin natin itong natitira pang katas ng mais.
Okay. So, itong mga mais, tatapusin natin. Ayan, nakuha natin yung liquid, yung pinakakatas doon. Nandun kasi yung pinakalasa talaga ng mais eh. Kaya mas maganda talaga kung makakabili kayo ng murang mais. Okay, then ngayon, dito, meron tayo ditong tubig. Hugasan natin ito. Sisimutin natin yan. Okay. So, ganito rin ang gagawin natin dun sa iba pang puso ng mais na gagawin natin. So, ngayon, tatapusin po natin yung pag-scrape nitong ating mais. Kaya, dapat meron ba yung ganito? Kasi, dapat hindi pwedeng hindi kamay ito eh. Okay. So, tatapusin lang po natin lahat ito, yung katas. Ilalagay natin ito doon sa ating gagawing ginataang mais. Okay, tatapusin lang po natin lahat ito. I-prepare natin lahat ang ating mga kailangan. At ngayon, i-prepare na natin lahat itong mga kakailanganin na ihanda na natin. So, narito yung ating mga mais. Pagkaraan natin siyang ma-scrape lahat. So, apat na mais po itong ating gagamitin dito. Then, narito yung ating malagkit na bigas. Ibinabad natin sa tubig ng 30 minutes para madali siyang maluto. Ngayon, ide-dry natin yan. At narito yung ating pinaghugasan ng puso ng mais. Andyan kasi yung lasa eh. At narito yung ating boiled na tapioca pearl. Okay. Narito yung langka. Hiniwa natin ng maliliit. Sugar. So guys, kung meron kayong saging, pwede po natin lagyan ito ng saging. This time, lalagyan po natin ito ng saging na saba. Kaya lang, ang ginawa ko dito, minatamis ko muna ito. Kasi, pag hindi mo minatamis yung saging, at nilagay mo ng diretso, baka umasim yung ginata natin. Kaya, minatamis ko muna siya para mag-firm siya. O, diba? Maganda siya. Okay? So, mag-umpisa na tayo. Tabi lang natin itong mga to. Then, dito sa isang medyo malaking lutuan, kailangan malaki yung lutuan natin kasi yung bigas, mamamaga pa yun eh. Pag naluto yun, dadami siya. Kaya kailangan ganito. At dito po, ilagay natin itong pandan water dito sa coconut milk. So, nilagay natin coconut milk dito. Pati na rin itong syrup ng langka kasi sayang eh. Merong hindi gumagamit nito kasi daw may preservatives. Kaya lang, eh yung langka nga eh, hando ng matagal na panahon doon sa naka-syrup siya eh. Diba? Yung lasa nito napuntan lahat doon sa syrup. Kaya gagamitin natin yon. Ilagay na rin natin itong pilag. Hugasan natin ng mais. Ang gagawin natin dito, papakuluan natin. Pag kumukulo na, lalagay po natin yung glutinous rice. Lagyan natin ng konting salt. Okay, lulutuin natin ito. At before natin ilagay yung ating malagkit na bigas. Okay? Okay, then ngayon, kumukulo na itong ating gata. Then dito guys, ilalagay natin itong malagkit na bigas. Okay. Then dito, hahalu-haluin natin siya. Kahit naman hindi natin alagaan ang halo ito, paminsan-minsan, para hindi lang siya manikit doon sa ilalim. Okay, hihintayin natin ito na medyo malamog lang ng konti yung bigas at ilalagay natin yung mais na na-scrape natin. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos na sa 3 minutes na nating niluluto ito. So, yung bigas, ayan, medyo naluluto na siya.
Then, dito po, ilalagay natin itong ating mais na na-scrape natin. Okay, then dito, lulutuin natin yung mais kasama nung bigas. Then, magkakasabay ng maluto itong dalawa na to. So, then napapansin natin, medyo nagtitikend yung liquid niya. Ang gagawin natin dito, kung kailangan, mag-a-add tayo ng additional na water dito. Okay, tingnan muna natin. Pag kulang yung tubig, mag-a-add tayo. Okay guys, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 5 minutes na niluluto natin itong mais at saka itong malagkit, dito ay ilalagay natin itong jackfruit, itong langka. At dito, ilagay na rin natin itong sugar. So, yung sugar, ang gagawin nyo dito, iti-taste nyo lang kung depende sa panlasa nyo, kung gaano katamis ang gusto nyo dito. Okay, itutuloy pa natin ito hanggang sa maluto. So, yung heat natin dito, nasa low, medium heat lang tayo dito para hindi kaagad matuyo yung gata. Pag nagtitikan na ganyan, kasi pag nag-cool down siya, medyo masyado pa siya magtitikan, kaya mag-add pa tayo ng tubig kung kinakailangan. Okay, so ang gagawin natin dito, haluin natin para ma-dissolve yung sugar. So habang niluluto nyo yan, titingnan nyo yung tubig kung kailangan mag-add. Then dito, lalagay natin itong boiled na tapioca pearl. Okay, haluin natin. And dito guys, mag-add tayo ng just a few drops of vanilla extract. Optional lang yun kasi meron na siyang pandan eh. Kaya lang nilagyan ko pa siya para mas larong sumarap. Okay, then ngayon, pagkaraan ng halos nasa 2 minutes lang ito, kasi itong tapioca pearl, okay na to, luto na to, ang ginawa natin, i-distribute lang natin yan dito. Pag na-disperse na siya, so okay na po ito, then dito, lagay natin itong saging, at ito na yung last. Okay, haluin natin. So, pwede na ito guys. Kasi yung saging, minatamis na natin yun eh. Okay, i-turn off na natin yung heat. At ngayon, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Pwede po natin itong i-serve. Malamig man siya o mainit. Ngayon, ito po yung kinalabasan sa pagkakagawa natin o pagkakaluto natin dito sa ating ginataang mais na mayroong saging. Okay, then ngayon guys, meron tayo dito yung thick na coconut milk, yung kakang gata. Nagtira tayo ng halos half a cup. Then ito po ay ilalagay natin dito sa pinakatap. Okay, para mas lalong masarap itong ating ginataang mais.
Okay. Guys, then ngayon, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!